eto naman yung scenario no mga panahon na si Pilato ay naghugas ng kamay. Hello guys, welcome to my channel Top Gun TV. I invite you here if you're interested about airsoft gun game and review, biking trails, adventure, driving lesson, and food vlog. Hello guys, nandito po tayo ngayon sa parking area ng Marian Orchards dito sa Barangay Malabanan, Balete, Batangas. Yan. So napakalawak po yung kanilang parking area. Kung magagawi po kayo dito ay wala pong problema sa parking area. Nandun po yung National Highway. Hindi kayo kay ate. Itanong natin kung magkano babayaran natin. Okay lang. So ate, magkano po yung bayad sa parking? 50 lang po, sir. 50? Aha. Murang-mura pala. Ano yung 7 to 5 po. Ah, 7 to 5. Friday to Sunday. Friday, Sunday. Friday to Sunday, 7 to 5 kayo. Ano nga? Hanggang ano po yun? Walang alas 5. Hanggang alas 5. Yan si Manong. Opo. Uy, ano pangalan po niyo? Ramon po. Oh, Kuya Ramon. Oh, nandito tayo ngayon sa parking area ng Miriam Orchards dito sa Barangay Malabanan, Balete, Batangas. At kapag napasal po kayo dito, wala pong problema. Nandito po si ate. Opo. So, bayaran na po natin yung ate. So, depende sa'yo kung magtagal ka dito ng hanggang alas 5. Sulit na sulit yung parking mo. Ganda ng parking nila. Oh. Detail lang natin para pupunta nyo dito. Yun yung parking area. Yun yung park na yun. So kung pupunta kayo dito, doon kayo magpa-park. Doon. Doon kayo magpa-park and then Marian Orchard. Pasok tayo sa loob. Kuya, magkano? 80 po, sir. 80? Opo. Okay, so ano yan, ang 7 to 5, no? Opo. Scheduling niya. 7 to 5? Hanggang alas 5 ng hapon? Alas 5 ng hapon? Ito. So, sa halagang 80 pesos, makakaikot ka na rito. Bali, ilang hektarya nga to? 5 hectares, sir. 5 hectares? Opo. So, sa 5 hectares, yung 80 pesos, makakaikot ka na. So, mamaya, pakikita ko sa inyo yung magagandang tanawin. And then, most important is yung kay mga sculpture, mga disciple na about sa church. So, kuya. So, ito yung kanilang Marian Orchard. Address nyo, Balete, Batangas lang, ano? Malabanan, Balete, Batangas. Malabanan, Balete, Batangas, oo. So, kung magre-research po kayo sa internet or sa new location, Barangay Malabanan, Balete, Batangas. Thank you.
So mula dito, pupunta tayo dun sa garden step nila. Garden steps. Pero bago yon, tingnan muna natin kung ano meron dito. So, siguro dahil holiday ngayon, kaya wala silang canteen. Pero ito yung mga naka-prepare na upuan para sa mga namamasyal. Yan. So, halina kayo din sa ano? Garden steps. Garden steps. So imagine 5 hectares to dinevelop nila ng ganito. Ayun yung restroom. Importante kasi kapag nandito ka sa mga pasyalan na katulad dito, merong restroom. So okay yung restroom nila. Ayun o. Yung garden step. So, punta tayo doon. Pero bago yan, tingnan mo natin kung anong meron dito. So, itong lugar na to ay considered na Catholic. Catholic Church. Inayos nila to. Magandang pasyalan to pagka Holy Week. Kahit mga ganitong panahon na malamig, tahimik, mga huni lang ng ibon yung iyong maririnig, so meron 200 sa dito saka dito. So dito muna tayo. Tingnan natin kung anong meron dito. Pupuntahan natin yung mga sulok-sulok dito para magkaroon kayo ng info about sa mga mapasal kayo rito, kung ano yung mga makikita kasi maraming mga ano eh, mga daan. So yan, ganito pala dito, malinis siya, tahimik, overlooking. Kung mahilig ka sa mga lugar na tahimik, so yan. Dito magandang pumunta. Kahit yung family, yan. Siguro yung 5 hectares,
extended pa doon. Kaya lang kasi nga, dinidevelop pa lang to, hindi pa nila natatapos. So ngayon baba kaya tayo dito. Okay, 200. Ito yung kanina. So umiikot tayo doon. Yan lang naman yung makikita mo doon. So dito tayo sa baba. Yan. So natural, mapapansin mo talaga na yung lugar ay natural na gubat talaga. Yan. Tapos dinevelop nila. Okay, dito tayo. Ito naman, sa papasukin natin na daan na to, dito natin makikita yung series ng Last Supper, tapos yung tuloy-tuloy na kung ano yung nangyari noong panahon ni Jesus. So, although mga ribulto lang to, pero makaka-relate tayo kung paano naghirap yung ating Panginoon doon sa cross bago tayo, kung paano niya tayo iniligtas. So ito yung kwento ng huling hapunan. Yan, napakaganda yung pagkakagawa. Buhay na buhay. So sino kaya si Peter dyan? And I think na si John ay laging nasa gilid ni Jesus. Hindi natin alam kung alin dito sa dalawa na to. Nakatabi ni Jesus. Yan. So, ang ganda ng pagkakagawa ng artist na gumawa nito. So, halata na dito sa lugar na to ay talagang inig-isipang mabuti ng designer yung gagawin niya. Dahil yung kanyang finished product ay natural ang dating. So, yan. So, dito sa lugar na to na natural yung kanyang itsura, tapos maglagay ka ng ganito, napakagandang tingnan. Makaka-relate tayo doon sa istorya kung paano yung kanyang huling hapunan and then yung tuloy-tuloy. Halika kayo, tingnan natin dito yung mga sumusunod na story naman sa Bible. I think ito yung story nung nandun sa Gethsemane si Jesus para mag-pray. Yung kanyang mga disciple ay nakatulog at si Jesus na lang yung naiwan na nagpipray. Yan, ito yung scenario nung mga panahon na yon na ipinakita dito. Ang ganda, ang galing ng pagkaka-describe. Habang nag-pipray si Jesus, nakatulog yung kanyang mga disipulo. So, okay, dito naman tayo sa next.
Ito naman yung scenario noong mga panahon na si Pilato ay naghugas ng kamay dahil wala siyang namakitang pagkakasala kay Jesus. Kaya ang ginawa niya, naghugas siya ng kamay. So yun, napakaganda yung pagkakagawa. Buhay na buhay. Samantala naghihintay si Jesus ng kanyang judgment. Pero naghugas ng kamay si Pilato dahil wala siyang makitang pagkakamali na nagawa si Jesus. Okay, so dito naman tayo. Tingnan natin kung ano namang susunod na istorya ang ating makikita. So still, napakaganda rito sa lugar. Malamig. At kung gusto mo talaga ng katahimikan, gusto mo ng rest, dito pa lang sa Clema, yung lamig, saka yung mga puno, yung natural na ambience ng lugar ay napaka sarap na pakiramdam yung mararamdaman mo. So ano naman kaya itong story na to? Yan yung time na kinurunahan naman siya ng tinik. Ito yung time na kinuranahan siya ng tinik. Yung umaagos yung kanyang dugo dito. Dahil itong corona na to ay napaka tinik. Yan yung Roman soldier. O, kita nyo ang ganda ng pagkakagawa sa kanila. So next, so ito na yon, ito na yung after niya na makurunahan ng tinik ay may daladala na siyang cross. Pinakikita rito na itong time na ito, naghihirap na siya. Dahil sabigat ba naman ang cross na yan? Okay, next station. Pinakikita ko yung daan para at least series ang bawat story doon sa Bible. Ito naman yung time na yan, nililinis ni Kuya. Well maintained sila rito. Ito naman yung time na nadapa siya habang may buhat-buhat siyang cross. Yan, merong malilis sa kanya pero wala dito. Centurion lang yung may hawak ng cross. So next. So yun si Kuya, well maintained sila dito. Lagi sila naglilinis. Walang gaanong tao ngayon. Ito yung time na mayroong buhat ng cross niya. Tinulungan siya. Okay, next.
still, yun yung paligid, oh. Yan, natural na natural yung ambience niya. Yan. I'm not familiar kung ang sang story sa Bible to. Kasi ito yung time na ito, parang ano eh. Nabuhay na siya maguli eh. Dahil nandito na yung tatlong Maria. So next station. Yan, yun yung naman nasunod na story. Yan, dito tayo para makuha ng yan. Tingnan mo yung ano, yung reaksyon ng mukha. Pati kamay, kuha-kuha, oh. Galing, oh. Ito. So, kung sino man yung artist nito, umapunod nyo po itong video, congrats. Galing mo. Galing mo, sir. So, may daan. Yan, dito tayo. Pati yung pagkakalibing sa kanya, meron din. Sa gabi, kitang-kita yan kasi may ilaw. So, pwede rin pala mamasal ng gabi rito. Kaya 7 to 7 na kanilang dating schedule. Pero ngayon, mag-start sila ng 7 to 5. Yan. Yan yung naka burol na si Jesus. And then next, eto na. So yan yung napakaganda at napaka clear na story ng Station of the Cross. Yan po, natapos natin yung Station of the Cross. At tingnan naman natin kung ano yung mga magaganda pang tanawin dito na pwede ko ipakita sa inyo. Sarap na simoy ng hangin. Kung meron kang loved ones, kung meron kang itong sama dito, tamang tama lugar to kasi tahimik. Ayan, oh. So kaya tayo doon, tingnan natin kapag nasa taas tayo kung makikita natin yung mga overlooking dito. Yan yung makikita niya. Bali, dalik. Kaalay ka, puli. Yan yung Taalik. Pero dahil nandito tayo sa side ng Balete,
yung part na yon, Balete yan, Balete, Batangas. Guys, napakasaya mamasal dito sa lugar na to dahil napakaganda ng mga tanawin. At hanggang dito na lang po yung ating video. Sana'y nagustuhan nyo yung ating mga kapamasyal na naman. At nakarelate kayo doon sa Station of the Cross na ipinakita natin. Napakaganda ng pagkakagawa ng mga sculpture at parang natural na natural at parang buhay yung scenario kung paano si Jesus ay nagbuhat ng cross, kung paano siya ipinako sa cross. O yung buong pangyayari, buong istorya doon sa Station of the Cross. So hanggang dito na lang po yung ating video and thank you very much sa lahat po ng mga nanood ngayon. And once again, don't forget to subscribe my channel, Tapkan TV. At sana po ay magustuhan nyo yung ating bagong upload na naman na video. Hanggang sa muli and bye-bye, and God bless you all.